Okay, meron naman tayong dito na backhoe 48F. So ang problema niya, nagwa-warning paki forward at reverse. So ipakita ko sa inyo. Ayan. Yan ang forward reverse niya. Okay, pandarin natin. So ito troubleshoot natin to. Yan. Pag i-reverse natin, i-reverse. Yan. So nagwa-warning din. So ito troubleshoot natin yan kung saan ang sira. Dapat yan magwa-warning lang kung yung jack nakababa. So yan ang jack nya, nakataas pero nagwa-warning pa rin. So yan, nagwa-warning kahit nakataas siya. So yan, ang handbrake naman niya is nakababa. So nagwa-warning pa rin. Yan, naka-reverse. Yan, nagwa-warning din siya kahit nakababa yung handbrake. Nakataas yung jack. So ito troubleshoot natin kung anong sira para malaman niya. So meron pa isang sira. Tingnan nyo, pag mag-preno ako, tumutunog. Yan. Yan. So ang preno niya is fluid type din yung ano niya, nasa transmission. Nasa differential yung preno niya. So i-check natin to. Bakit tumutunog? Yan. So yung preno niya nandyan sa dalawang side, yung tornillo, kita niyo yung tornillo na yan na sa side left and right ang preno dyan. Nandyan naka-engage yung preno. At sa bandang kaliwa, ito sa kanan, yan. Nandyan yung mga lining ng preno sa loob. So i-check din natin yan kung bakit tumutunog. Ipa-chainsaw muna natin, baka maitim na. Kaya yan, pag preno, apak ng preno, tumutunog. So i-chainsaw muna natin yung gear oil para ma-check. So ito na drain na. So ito yung langis niya. Sobrang itim. Dapat hindi ganyan ang itsura niya. Gear oil ito pero parang used oil na. Oh, kita niyo. Parang used oil na siya. Yan. So yun ang tumutunog na pag-apak. So i-change na natin. So i-check natin mamaya kung tutunog pa hindi na. So yan. Kanina, ito yung ano, yung tumutunog sa indicator, nagwa-warning. So ito yun sa jack. Pag sobra tong ano, nakahila pa baba. Pag sobra siyang nakababa, inagwa-warning. Yan ito. So naka-adjust na. So i-check natin mamaya ulit pagkatapos lagay yung gear oil. Check natin kasi sinabay na namin. In-adjust itong cable. Dalawa. So yun ang nagwa-warning. Okay. Tingnan natin matapos. Pa-start natin. Okay, so kompleto na, bago na yung gear oils differential. So na-adjust na namin yung cable sa ano, jack. So apandarin na natin. So apandarin lang natin 'to para ma-check kung nagwa-warning pa sa kayong preno. So start natin. Okay. So atas adjust natin. Okay. So ngayon i-reverse natin. So reverse natin. Okay. Warning. Umuulan kasi oh. So hindi niya siya nagwa-warning. Warning. So hindi na siya nagwa-warning. Okay na siya.
Ayan. So nawala na yung warning niya dito tuwid yung kanina. So yun ang problema. So ngayon dito naman sa preno meron pa siya, pero hindi na gaano. Ayan, wala na siya, hindi na gaano. Pero kasi bago, dapat ito mag-circulate muna yung mga oil. Sobrang itim na kaya tumutunog. So wala na siya. Wala na. So, sana may nakuha ko konting tips tungkol dito sa indicator ng nag-iilaw. So, see you next video. Kasi malakas na yung ulan. Okay. Bye-bye. Thank you for watching my video. Mega shout out to all viewer and subscriber. Bye-bye.